Lahat ng mga kaluwalhatian ay aking inaalay kina Sri Guru at Sri Gauranga. GAURA Purnima. Ang napakamaluwalhating paglitaw ni Panginoong Chaitanya Mahaprabhu. Isang PowerPoint video na paghahandog. Ako po si Herschel Bubo Tolentino, na kilala rin bilang si Bala Krishna Das, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Ang ibig sabihin ng Sanskrit na GAURA Purnima ay ginintoang kabilugan ng buwan na may kinalaman kay Panginoong Chaitanya. Ito ay isang kapistahan ng mga Vaishnava, deboto ni Panginoong Krishna, na ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Sri Chaitanya Mahaprabhu na siyang nagtatag ng Gaudiya Vaishnavism. Unang bahagi, paunang salita ni His Holiness Srila Bhaktivinod Thakur. Ang salaysaying ito ay kauna-unahang lumabas sa isang maikling obra ni Srila Bhaktivinod Thakur na pinamagatang Sri Chaitanya Mahaprabhu, His Life and Precepts, August 20, 1896. Ang artikulong ito ay hango sa The Golden Avatar, Teachings of Lord Chaitanya ni His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, March 14, 1968. Narito ang India na dating Bharatavarsha at narito naman ang Mayapur. Si Chaitanya Mahaprabhu ay lumitaw sa Mayapur sa bayan na Nadia. Saglit lamang matapos umubog ang araw sa gabi ng 23 Palguna, 1407 Chakabda. Tumutugma sa 18 ng Pebrero, 1486 ng Christian Era na 538 taon na ang nakararaan ngayon kasi 2024 ngayon. Ang Palguna ay buwan ng kalendaryong Hindu. Sa pambansang kalendaryong sibil ng bansang India, ang Palguna ay ang 12 buwan ng taon na tumutugma sa Pebrero-Marso ng kalendaryong Gregorian. Narito ang kalendaryong Gregorian. Kalendaryong ginagamit sa mas nakararaming bahagi ng mundo. Ang panahong Saka o Sakabda ay naging bantog noong 78 AD sa ilalim ng magpapasimula ni Saka Satraps noong nagahari pa si Sanishka. Ang panahong Saka ay ang pinakamahalaga sa lahat ng makasaysayang mga panahon dahil ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos mismo, si Sri Chaitanya Mahaprabhu, ay lumitaw sa planetang ito. Ang buwan ay naka-eclipse sa oras ng kanyang paglitaw. Ang mga mamamayan ng Nadia ay lumalahok sa mga ganoong okasyon bilang nakasanayan na sa pagliligo sa ilog Bagirati na may malalakas na sigawang Haribol! Ang eclipse ay isang hindi mapagpalang pangyayari kung kaya't
Upang tuligsain ang masamang epekto nito, ang mga Hindu ay nagtitipon-tipon. Sila ay nagbababad sa sagradong mga ilog at nagdadasal sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aawit ng kanyang mga banal na pangalan. Ang ama ni Chaitanya, si Jagannath Misra, ay isang maralitang Brahmin ng kaayusang Vedic. At ang kanyang ina, si Sachi Devi, ay isang ulirang mabuting babae. Sila ay kapwa nang galing sa angkan ng mga Brahmin na tubong silhet. Si Mahaprabhu ay lubang napakagandang bata at ang mga mamamayan doon na nagtutungo sa kanya upang siya'y makita ay nagdadala ng regalo. Si Pandit Nilambar Chakrabarti, isang kilalang astrologo, ama ng kanyang ina, ay hinulaang ang bata ay napapanahong maging isang dakilang katauhan. Kung kaya't siya ay pinangalan ng Visvambar, nang ibig sabihin ay tagapagpanatili ng buong sansinukob, universe. Ang mga ali sa kapitbahayan ay binansagan siyang Gorhari dahil sa kanyang ginintuang kutis. At ang kanyang ina ay binansagan siyang Nimay dahil naman sa punong nimba na tumutubo malapit kung saan siya ay isinilang. Narito ang punong nimba. At narito ang bulaklak at bunga. Yung bulaklak niya mabango, amoy bulaklak ng kalamansi. Yung bunga niya naman ay edible, lasang papaya. Dahil lubhang napakaganda ng bata, kung kaya't kanilang pinupusuan, kanilang ginugustong makita siya araw-araw. Sa kanyang paglaki, siya ay naging makapritsyo at masayahing bata. Nung siya'y dumating sa kanyang 5 taong gulang, siya ay tinanggap sa isang patasyala, paaralan, kung saan kanya agad natutunan ang Bengali sa maikling panahon lamang. Karamihan sa mga biyografo na kanyang kasabayan ay nagbanggit ng mga ilang anekdota tungkol kay Chaitanya na simpleng nakatala ang kanyang maagang mga milagro. Ito ay parte ng panimula ni Srila Bhaktivinoda Thakur. Narito ang magkapatid na sina Sanatan at Rupa Goswami. Narito ngayon ang banal na lugar kung saan Panginoong Chaitanya ay lumitaw sa Nadia, Mayapur, sa West Bengal, India. Ikalawang bahagi, si Panginoong Chaitanya, sino siya ayon sa inilalarawan ng banal na mga kasulatang Veda? Si Panginoong Chaitanya ay ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos, si Krishna mismo, na punong-puno ng 6 na mga kasaganahan. Siya ay ang absolutong katotohanan at wala ng katotohanan ang masigit pa sa kanya o kapantay lamang siya. Chaitanya Charitamrita, Adilila 2:5. Ang pinakakataas-taas ang katauhan ng pinuno Diyos, si Panginoong Krishna, ay palagi ang puno ng 6 na mga kasaganahang ito. Una, kumpletong kayamanan. Ikalawa, kumpletong lakas. Ikatlo, kumpletong katanyagan. Apat, kumpletong karunungan. Ikalima, kumpletong kagandahan. At ika-6, kumpletong pagrenunsya o kakayanang itakwil ang lahat ng mga kasaganahang ito.
ang Panginoon ay lumitaw sa iba't ibang kompletong walang hanggang na mga anyo ng inkarnasyon. Ang kahulugan ng mga Sanskrit sa Ingles. Chaitanya, buhay na nilalang. Maha, pinakakataas-taasan. Prabhu, Panginoon. Kung kaya't, ang ibig sabihin ng Chaitanya Mahaprabhu ay pinakakataas-taasang Panginoon ng lahat na buhay na nilalang. Kali Yuga, ang panahon ng pag-aaway, kaguluhan, kalituhan at pagkukunwari. Minsan, ako ay personal na lumilitaw sa ibabaw ng mundo sa pananamit ng bilang isang deboto. Ako ay partikular na lilitaw bilang ang anak ni Sachi Devi sa Kali Yuga upang simulan ang kilusang Sankirtan. Brahma Jamala Tantra. Sa panahon ng Kali, ako ay darating kung saan ang tatlong banal na mga ilog ay nagtatagpo. Ako ay kalbo at may gininto ang kulay ang balat. Ako ay napakabait at palagi ang isasambit ang mga banal na pangalan ni Krishna, Vayu Purana. Sa panahon ng Kali, si Panginoong Krishna ay inilagay ang sarili sa gininto ang kulay at kasama ang kanyang personal na mga deboto, kanyang ipakikilala ang Harinama Sankirtan, ang pagsasambit ng Hare Krishna mantra. Sa pamamagitan ng prosesong ito, kanyang ihahatid ang pag-ibig kay Krishna sa madla. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 30, 340. Si Panginoong Gauranga, ang laganap kahit sa ang super soul, ang pinakakataas-taas ng kadauhan ng pinunong Diyos, ay lumitaw bilang isang dakilang santo at makapangyarihang mistiko na nasa itaas ng tatlong modo ng kalikasan at ang siyang sagisag ng transcendental na mga aktibidad. Kanyang ipinalalaganap ang kulto ng debosyon sa buong mundo. Chaitanya Upanishad 5. Ang Panginoon sa inkarnasyon ni Gursundar ay may ginintuang kutis, katunayan ang kanyang buong katawan na may napakagandang pagkakabuo ay parang tunaw na ginto. Siya ay magiging nakapirmi sa debosyonal na paglilingkod at ipalalaganap ang kilusang Sankirtan. Mahabharat. Sa kanilang paggaganap ng sakripisyong sa masamang pagsasambit ng mga banal na pangalan, ang mga marurunong ng mga scholar sa panahon ng Kali ay sasambahin si Panginoong Krishna. Na ngayon ay hindi maitimin dahil sa dakilang pagtaas ng damdamin ni Srimati Radharani. Siya lamang ay ang kasambasambang poon para sa mga paramahamsa na nakamit na ang pinakamataas na antas ng ika-apat na espiritual na kaayusan, sanyas. Kanya ngang natikman ang pag-ibig na ito habang itinatago ang sariling maitiming kutis ng kanyang kay Radharaning manining na dilaw na kulay. Siya nawa ang Panginoong Chaitanyang ito ay hihatid sa atin ang kanyang grasya. Vidagda Madhava 1, 2. Sa panahon ng Kali,
kung saan ang kilusang sangkirtan ay pinasinayan, inaugurated. Ako ay bababa bilang ang anak ni Sachi Devi, Vayu Purana. Ang pinakakataas-taasang persona, si Sri Krishna mismo, na siyang buhay ni Srimati Radharani, na siyang Panginoon ng Sansinukob Universe. Sa layuning paglalang, pagpapanatili at paggunaw, ay lumitaw bilang sigora, Ananta Samhita. Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahe Anya. Si Panginoong Krishna Chaitanya ay walang pinagkaiba kina pinagsamang Radha at Krishna. Sa panahon ng Kali, ang mga matatalinong tao ay isasagawa ang sama-samang pagsasambit upang sambahin ang inkarnasyon ng pinunong Diyos na palagi ang inaawit ang pangalan ni Krishna. Bagamat ang kulay ng kanyang balat ay hindi maitimin, siya ay si Krishna mismo. Siya ay sinasamahan ng kanyang mga kabakas, associates, mga tagapagsilbi, mga armas, at mga kompidensyal na mga kasamahan. Srimad Bhagavatam 11:5-32. Ako ay lilitaw sa banal na lupaing Navadvip bilang ang anak ni Sachi Devi, Krishna Jamala Tantra. Siya nawa ang pinakakataas-taasang Panginoon na kilala bilang ang anak ni Srimati Sachi Devi ay transcendental na nasa may pinakaibuturang ubod ng iyong puso. Habang siya ay nagdinining na parang tunaw na ginto, siya ay bumaba sa panahon ng Kali dahil lamang sa kanyang walang dahilang awa. Naipagkaloob kung anuman ang hindi pa na ipamimigay ng sinumang inkarnasyon, ang pinakamataas na lambing ng debosyonal na paglilingkod ng pag-iibigang magsing-irog. Vidagda Madhava 1:2. Kapag sa pagitan ng 4,000 hanggang 5,000 taon ng Kali Yuga ay dumaan na, ako ay bababa sa mundo sa isang lugar malapit sa pampang ng ilog Ganges. Ako ay isang matangkad na santong Brahmin, deboto ng Panginoon at may ginintuang kulay ng balat. O ay isang renunsyado, libre sa lahat ng pagnanasa. Aking tatanggapin ang renunsyang kaayusan, sanyas. Ako ay isang debotong may mataas na level ng bhakti yoga. Aking sasambitin ang mga banal na pangalan ng Panginoon. Aking titikman ang tamis ng lambing ng debosyonal na paglilingkod sa aking sarili. Lawang ang mga dakilang deboto lamang ang makaiintindi sa akin. Atharva Veda. Ikatlong bahagi, ang misyon ni Panginoong Chaitanya. Pinitusan ni Panginoong Chaitanya ang kanyang mga disipulo na magsulat ng mga aklat tungkol sa agham ni Krishna. Narito ang 6 na mga Goswami. Isang gawain kung saan ang kanyang mga tagasunod ay tuloy-tuloy pa rin ginagawa hanggang sa kasalukuyan. Si Bhaktivinoda Thakur hanggang 1914. Si Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hanggang 1937. Si Bhaktivedanta Swami
hanggang 1977. At si Sita Swarupananda hanggang sa kasalukuyan. Ang mga pagpapaliwanag at paglalahad sa filosofiya na tinuro ni Panginoong Chaitanya, katunayan ay napaka nakakapal, mahigpit at magkakasang-ayon dahil sa sistema ng walang patid na pagkakasunod-sunod mula sa spiritual na guro hanggang sa disipulo. Ang tawag dyan ay disciplic succession. Narito ang Gaudiya Sampradaya, ang disciplic succession na nagmula kay Panginoong Chaitanya hanggang sa kasalukuyan. Chaitanya, Rupa, Swarup, Sanatan, Raghunath, Jiva, Krishnadas, Narottam, Vishwanath, Jagannath, Baladev, Bhaktivinod, Gorkishore, Bhakti Siddhanta, Bhakti Vedanta, Sri Swarupananda. Narito naman ang Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Krishna, Brahma, Madhva, Gauranga, Chaitanya, Sri Swarupananda. Ang makasaysayang disciplic succession na nagmula kay Panginoong Krishna mismo hanggang sa kasalukuyan. Bagamat si Panginoong Chaitanya ay kilalang kilala bilang isang scholar noong kanyang kabataan, siya ay nag-iwan lamang ng 8 taludtod verses. Tinawag na Sikshyastaka, ang 8 tula, dasal ni Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ang mga verso na to ay malinaw na ibinubunyag ang kanyang misyon at mga panuntunan, precepts. Ika-apat na bahagi. Ang pinakapangunahin at pinakadakilang utos ni Panginoong Chaitanya. Haryanama, 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 Iva Kevalam. Kalaw na steba na steba na steba, Gatir Anyata. Sambitin ang mga banal na pangalan. Sambitin ang mga banal na pangalan. Sambitin ang mga banal na pangalan. Sa ngayong panahon ng pag-aaway, kaguluhan, kalituhan at pagkukunwari, ang tanging paraan ng kaligtasan ay ang pagsasambit ng mga banal na pangalan ng Panginoon. Pagsasambit ng mga banal na pangalan ng Panginoon. Pagsasambit ng mga banal na pangalan ni Panginoong Hari. Wala nang ibang paraan. Wala nang ibang paraan. Wala nang iba pang paraan. Brihan Naradiya Purana 38:126. Ang prosesong ito ng pagsasambit ay ang pinakamagaling na proseso ng pagkikilala sa sarili sa panahon ngayon, kung kaya't si Panginoong Chaitanya ay ipinangaral ito ng mahusay para sa benepisyo ng sangkatauhan. Srimad Bhagavatam 3:24-35. Ikalimang bahagi, kung papaano natin sinasamba si Panginoong Chaitanya.
ating sinasamba si Panginoong Chaitanya sa ating palagiang pagsasambit ng Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Japa, Kirtan. Ating kinukuha ang Mahamantra at dinadala ito sa kaibuturan ng ating mga puso. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ating kinukuha ang Mahamantra at inilalagay ito sa ating mga labi, sa ating mga dila at sa ating mga tainga. Ating kinukuha ang Mahamantra at atin itong ipinapaligo. Atin itong inahawakan sa ating mga beads. Atin itong tinitingnan at atin itong ipinapahinga sa ating mga isip. At tayo ay natutulog rito sa gabi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ganito tayo nagpapakupkup kay Panginoong Chaitanya. Galing ito sa lecture ni Jagadguru. Narito si Jagadguru Chris Butler, Siddha Swarupananda Paramahamsa, Prabhupada. Haribol! Marami pong salamat. Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Go. Hari bol nitai gor nitai gor hari bol. 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.